Hello guys, good morning. Kasenior guys. For today's vlog, i-repair natin tong multimeter guys. Nagluko na yung reading. Hindi ko na magamit, mali-mali na yung reading ko. Loose contact dito sa kanya probe. Sa positive probe niya guys. Kasi naputol na kasi itong mga kuan. Yung dati naputol. Oh. Yan. Yan o, namamatay. Kita nyo guys. Kasi maluwag, hindi siya tatama doon sa kan. Yan o. Kaya, i-repair natin to kasi nyo guys. Wala akong magamit. Magre-repair sana ako ng electric fan. Mali-mali. Okay naman yung battery niya. Yan. Okay naman yung battery. Kasi ang problema lang dito itong probe, yung positive probe. Ngayon, ilipat ko to. Ito, palitan ko to. Ito ang gagamitin ko. Ihinang na lang natin. Okay guys. Kasi ito yung luma eh. Baka putol din to. Ay nga, putol nga oh. Kaya pala nilagyan ko ng tape to noon dahil putol din. Yan. Oh, yan na guys. Oh, nahinang ko rin pala to noon. Putol din siya. Hinihinang ko. Yan oh. Pero kailangan ko to ngayon guys dahil nga dahil dito loose contact, mali-mali yung reading. Ito guys, testing natin yung battery para alam natin kung itong okay o itong luma. Sitting lang natin dito sa DC 20 volts. DC 20 volts. Positive. Negative 1.49 volts. 1.49 volts. Ito ang ginamit ko guys. Kaya tanggalin natin to. Ibalik natin tong kuan isa. Yan ang maluwag. Maluwag guys. Kaya nag-loose contact siya. Ngayon ito na yun. 1.49 yun. Okay naman, 1.49. Pareho sila. Pareho sila ang reading, guys. Kaya lang ito talaga maluwag. Kapag nagalaw mo, nagalaw mo, wala na. Mali-mali na yung reading. Yan guys, at testing natin. Basta yung black sa kum saka yung red dito sa volts, ohms saka amperes dito guys, yung red. Yan sa mga magkuan, mga beginners na gagamit nitong multimeter. Yan guys, testing natin. Dito muna tayo sa battery. Yan guys, DC 20 volts.
sa pagtesting ng DC, dito nyo ilagay. Yan. Pag EC naman, sigurado na nyo dito sa 750 volt sa AC current. Yan guys. Testing natin. Ito, hindi perfect masyado to dahil nahawakan natin yung probe. You see guys, ito 1.48 yan guys, 1.48 yan yung isa. Point six four. Baba na to guys, patapon na to. Okay guys, at nagagamit na natin. Tapos meron ditong bagong stator guys, ikuhan ko to sa stand fan replacement. I-check na natin kung umuobra to. Itong green ang common wire guys, kasi nyo itong green. Yan guys, yan ang reading ng white. Itong black, lipat natin sa black. Ang alam po number 2 itong black natin. Yan. Yan, mababa sa white. Mababa ang reading sa white. So, speed number 2 itong black. Lipat natin sa red. Yan. Kapag pinakababa to, ito na yung speed number 3. Yan. 400. So white speed 1, black speed 2, red speed 3. Check natin yung capacitor. Okay naman. Ito isa. Kailangan bumaba sa number 1 yan. Yun. At testing na natin yung short, kung may short yung stator. So, walang reading. So walang short ang stator. Okay na to. Okay na guys, nagamit na natin tong multimeter na to, sira. Na gawa natin ng paraan, dinugtong ko para lang may magamit ako. At Team ECQ dito lang nabibilan, sarado yung mga tindahan. Yan guys, kapag mayroon kayong mga sira na ganito sa bahay nyo, i-DIY na ninyo guys, kaya na ninyo yan. At para may magagamit lang kayo sa pag-repair. Itong multimeter, importante ito sa pag-repair. Okay guys, at sana nakabigay ako ng kaunting tips o paraan paano may repair tong multimeter na to kahit mumurahin. At sa mga baguhan sa channel ko, please don't forget to subscribe and tap notification bell for you to be informed for my incoming videos upload. Okay kasi nyo guys, have a nice day. Thank you for watching. Stay at home. God bless.